Sa kasamaang palad, hindi makalalahok si 7'3 Pinoy center Kai Soto sa tune-up games ng Gilas Pilipinas sa Guangzhou, China. Sa kabila nito, may suwestiyon si Rain or Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao na pinaniniwalaan niyang maaaring makatulong sa pagpapakondisyon ni Soto. Kung ano ito, yan ang malalaman natin dito sa report. Bagamat hindi nakasama si Kai Soto sa paglahok ng Gilas Pilipinas sa isang pocket tournament sa China, may nakikitang solusyon si Rain or Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao upang hindi kalawangin ang Pinoy Big Man. Si Giao at ang Elasto Painters ng PBA ang magsisilbing kinatawan ng bansa sa 42nd William Jones Cup na magsisimula sa Sabado. Ika ng dating national team head mentor, may lugar sa kanyang kuponan si Soto kung sakaling nais nitong magpakondisyon bilang paghahanda sa FIBA Basketball World Cup. Si Kai, malapit din sa amin yan, pati yung tatay niya, assistant coach ko yung tatay niya sa ano sa Rain or Shine. So madaling anuhin niya pagka sinabi nila na maglalaro, gusto na maglaro para kung hindi siya makasama dun sa China. Ngayon, yung China pocket tournament nila, sabihin nila para lang may competition, sama natin si Kai. Open kami doon. Gusto namin. Gayunpaman, hirit ni Giao, hindi niya naman inaasahang mangyayari ito, ngunit gusto niya lamang ipaalam kay Soto na bukas ang kanyang tanggapan. Walang tatanggi doon. Siyempre, gustong-gusto namin, walang tatanggi doon. Kaya lang, ayoko pang pakialaman dahil medyo magulo pa yata sila. Tapos sasisingit ka, no? Di lalong magugulo yung picture nung ano. So, bayaan muna natin sila. Matapos ang tatlong taong pagkakahinto, magbabalik ang Jones Cup ngayong taon kung saan sisikaping depensahan ng Rain or Shine ang titulo ng Pilipinas sa nasabing torneo. Sa kabilang banda, 21 araw na lamang din ang nalalabi bago sumabak ang pambansang koponan sa prestihiyosong FIBA World Cup. Unang makakatunggali ng gilas ang Dominican Republic sa 25 ng Agosto sa Dambuhalang Philippine Arena. Rafael Bandeirel, PTV Sports.